our commander in chief, President Rodrigo Duterte, has a marching order to continue the aggressive internal cleansing in the PNP. That is why we will implement QR code system in all the phases of recruitment process nationwide, so we can get the best qualified applicants for the PNP. Walang palakasan, only the best for the PNP, only the best for the Filipino people. Ngayon pa lang, humingi na ako ng pasensya at paminhin sa mga gustong makiusap sa mga kasamahan natin sa PNP, sa mga retired senior police officers, sa aking makabag-anak at mga kaibigan. Pasensyahan na po, tatablahin ko kayo. Let me start by telling you the story of Racy Joy Alejandrino, a girl from a poor family but with a dream of becoming a proud member of the Philippine National Police. Siya po yung isang anak ng maglulukad, kung alam niyo po yun ang niyog, sa lalawigan ng Quezon. Kahit college graduate, tiniis niya na mamasukan bilang tagalinis ng tagahugas ng plato at tagalinis ng sahig upang makaipon ng pera na gagamitin niya sa araw-araw na paggastos para matupad ang kanyang pangarap. At dahil sa kanyang dedikasyon at angking galing, pulis na siya ngayon. At alam niyo ba kung ano ang kanyang binanggit pagkatapos ng kanyang oath-taking? Naandito na ako, natupad na ang pangarap ko. Bakit pa ako lilihis ng landas? Just imagine, of all, policemen have the same mentality, the same love for our organization, the same passion to serve and protect the Filipino people. Unfortunately, in my 30-year career in the Philippine National Police, I have become aware of how the likes of Racy Joy Alejandrino would be eased out in favor of those who have strong backers or padrinos. I was informed on how some of these policemen who entered our organization underperformed and even disgraced our beloved PNP. Naging kalakaran na kasi na kung papasok ka ng PNP, kailangan may kilala ka. Otherwise, baka maislas ka or hindi mapili. So sa recruitment pa lang, nagkakaroon na ng korupsyon. Pati sa neuropsychiatric test natin or NP test, minsan napapalustan pa or maaring napalustan pa. Yan tuloy, may mga pulis na nagpapakamatay, may pulis na pumapatay na walang pakudangan, at meron pang iba na minumulestya ang sariling kamag-anak. This is why when was given the chance to make a difference as the regional director of NCRPO, I implemented reforms in the recruitment system in 2019 by implementing QR codes or quick response codes for applicant. Walang pangalan, walang mukha, only their qualifications would be the basis for their evaluation. Our Commander-in-Chief, President Rodrigo Duterte, has a marching order to continue the aggressive internal cleansing in the PNP. That is why we will implement QR code system in all the phases of recruitment process nationwide, so we can get the best qualified applicants for the PNP. Walang palakasan, only the best for the PNP, only the best for the Filipino people. Ngayon pa lang, humingi na ako ng pasensya at paminhin sa mga gustong makiusap sa mga kasamahan natin sa PNP, sa mga retired senior police officers, sa aking makabag-anak at mga kaibigan. Pasensyahan na po, tatablahin ko kayo. Subalit ang kagandahan at sinusuguro ko sa inyo, kung qualified ang aplikante nyo, hindi dapat mangamba dahil parehas ang laban na sila ay maiislas. At para sa mga aplikante, di nyo na kailangang maghanap ng padrino at gumastos. And this will benefit our organization and the people in the whole, in the long run. We have started this recruitment. We have started
this improvement, and we will continue doing so.